2 weeks ago, may nareceive po akong email from OWA Dubai na nagtatanong po ng aking complete details saka ng mobile number saka location ko kung saan ako nakatira. So, nag-reply lang naman ako. Pero yung heading kasi noon is food assistance. So, parang ako, ah, may food assistance. So welcome back mga habibis sa channel ni Africa from the Philippines at maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga previous videos at nandito pa rin kayo sumusubaybay sa aking bagong vlog entry. So for today's vlog, actually ang dami nangyayari. Kaninang umaga, it's actually just a normal day pero bigla nagaya si Genevieve na mag-set up na ng aming Christmas tree kasi September na at Pinoy tayo, basta Berman. At pumasok ang September, Pasko na. So, ang ating next clip na mapapanood nyo is our Christmas tree setup. At syempre, itong portion na to ng vlog entry na ito is brought to you by LBC. Thank you.
hindi biro ang mga pagsubok na hinarap natin ngayong taon. Ganunpaman, let's keep unboxing care. Siguraduhin aabot ang pamasko mo. Send it today with LBC. Dahil for 70 years, tuloy pa rin ang paghahatid namin ng saya ng Pasko. So ayan mga habibis, napanood nyo na ang ating first portion of this vlog entry. So ganun po kami mag-setup ng Christmas tree. Yun ang nangyari kaninang umaga. I have two good news for you. So, ang first good news is, nakuha na natin ang ating bagong passport! Narin nyo ko sa noong August 5. Ang sabi sa akin is, aabutin daw ng 6 weeks bago ma-receive kasi nga during that time, nagkaroon ng ECQ na naman sa Pilipinas because of the rising cases of COVID-19. So, I was expecting na, baka mga second week or third week pa ng September darating. Kasi yung luma kong passport will expire on September 25. So, nagpa-renew na ako a month ahead para less hassle na. At just to inform you, kung kayo po ay nanonood at nandito kayo ngayon sa Dubai, wala po talagang available na passport renewal appointment sa ating Philippine Consulate kasi sarado pa rin po sila until further notice. So, ang next option po para po kayo ay makapag-renew na inyong passport is pumunta po sa Park Site or sa VFS Global. Doon po pwede kayong either magpa-schedule ng inyong passport renewal or pwede rin po kayo mag-walk-in. Pero, heads up lang po, aabutin po ng at least 3 hours pag nag-walk-in kayo. Kasi walk-in po yung ginawa ko na nag-renew ako ng passport. I'm not sure pag nagpa-appointment po kayo. Please, magbitbit po kayo ng maraming pasensya at pag-unawa kasi yung mga kabayan po natin na nag-a-assist doon is also doing their best na mapabilis ang proseso. The second one is, 2 weeks ago, may nareceive po akong email from OWA Dubai na nagtatanong po ng aking complete details saka ng mobile number saka location ko kung saan ako nakatira. So, nag-reply lang naman ako. Pero yung heading kasi noon is food assistant. So parang ako, may food assistant na email. Hindi na ako nag-expect talaga. Kasi ang tagal na nung dumaan ng mga buwan. So all the while I thought na hindi talaga ako qualified for the food assistant. 2 weeks ago, nakareceive ako ng tawag na informing me na they're calling from OWA Dubai and yun nga, the call is about the food assistant. So, tinanong ako kung nakakuha ka naman. Sabi ko, hindi pa po. Sabi niya, on the next few days, baka may tumawag sa'yo either from us or West Zone to confirm your schedule na pag-pick up ng iyong food assistant. So sabi ko, okay, sige po, marami pong salamat. Tapos tumawag yesterday nung pauwi na tayo while going to Wafi Mall to pick up yung ating bagong passport. May tumawag na, sir, your schedule to pick up na yung food assistant ngayong araw between 11 a.m. to 9 p.m. Sabi ko, okay, sige po. Sir, dun po kayo sa may Moracabat branch ng West Zone. Alam niyo po ba yun? Sabi ko, opo, alam ko naman po yung location. Kasi pagdating ko doon, may box na naka-ready tas may sticker na ng OWA, na food assistance nga. Sabi ko, yun yung ibibigay. So, ako, hindi talaga ako nag-expect what would be the content. Kasi mabigyan ka lang ng food assistance, it's already a blessing. So, thankful na ako on that part alone. So, yun na nga. So, nakuha ko na yung box. Tapos sabi sa akin, please present your passport copy. So, pinapirmahan niya sa akin yung passport copy, with mobile number. Tapos, ang sabi niya, sir, pipicturean ko po kayo. So, siguro proof yon na ipipresent din na kay OWA na may nag-retrieve or kumuha na ng food assistance pa. Tapos, biglang, may hinand over sa akin na 10 kg na bigas. So, nagulat ako na aside from the box, meron pang 10 kg na bigas. So, maraming salamat po sa OWA dito sa Dubai for providing such necessity. So, bubuksan natin siya ngayon at ipapakita ko po sa inyo kung ano yung laman ng ating OWA Food Assistance Box. So, ito po yung ating OWA Food Assistance Box. Ayan po siya. Ngayon, bubuksan natin kung ano ba ang laman nito. So first, meron tayong coffee na 40 sachets.
sugar-free pa siya. Bongga. Tapos meron po tayo 3 pieces na Birch 345 na 150 grams na powdered milk. So 1, 2, 3. Meron tayong cup noodles, tatlong pirasong ganitong flavor. 1, 2, 3. Tapos may yakisoba, tatlo din, 1, 2, and 3. Tapos meron tayong sardinas, tatlo din, 1, 2, 3. Tapos meron pa tayong Argentina corned beef, tatlong ganito, 1, 2, 3. Next, may isang chicken luncheon meat, Argentina din. Tapos meron isang Argentina, so Vienna sausage. Tapos meron tayong magic flakes na 10 plus 1 according sa packaging. Ayan. Tapos, meron tayong value pack na century tuna, dalawang hot and spicy, saka isa, flakes and vegetable. At syempre, ang walang kamatayang kuyo! So, ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. 25 pieces siya, pero net weight niya is 200 grams. So, ito po siya. O, oh, diba? So, yan po ang laman ng ating OWA COVID-19 Food Assistance Box. At ito po yung sinasabi ko sa inyong 10 kg na bigas. Ay. Ito po siya. Ayan, 10 kg na bigas. So, yan. Maraming salamat po sa ating Philippine government for providing this food assistance. And to be clear lang po, sinishare ko po sa inyo itong vlog na to at yung content ng box not to manginggit, but to inform you guys na ito po yung content ng mga box. Actually, kung ano man po yung naging content ng box na to, I will be happy to accept it. Lalo na po sa pagkakataon na ngayon na meron po tayong pandemya. Anything that is that would help us sustain our energy on a daily basis is really crucial. So, thankful po ako. Hindi po ako pro or anti the government. I'm just being very thankful na meron pong dumadating na support po sa atin. Dun po sa mga hindi pa po nakakakuha ng support, patience is a virtue. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Kasi the food assistance and financial assistance, simula nung wala po ako na-receive na update, hindi na po talaga ako nag-expect, naghanap na lang po ako ng paraan how to survive during the pandemic na no work, no pay po tayo. At may pagkakataon po na kahit bumalik na po tayo ng trabaho, hindi pa rin po kasi enough yon yung kinukuha kong sahod kasi bawas pa rin po siya. Sana po, maging thankful lang po tayo kung ano po yung nare-receive natin na support from other people or specifically from the government. Kasi po, maswerte pa nga po tayo dun. Maswerte pa po yung mga nakakakuha, may nakakuha po kayo. May iba po kasi na umuwi na ng Pilipinas, nandun na sa Pilipinas, wala pa rin po nakukuha ang suporta. Hindi po ako nagiging ipokrito, nagiging totoo lang po. Kasi sa panahon po ngayon, kailangan natin mag-survive. Pag binigyan po tayo ng pagkain, magpasalamat po tayo. Huwag na po tayong magreklamo. Kasi hindi pumasok dun sa standard or preference natin na pagkain yung makukuha natin. Well, dun po sa mga unang batch na nagreklamo na ganito yung nakuha namin, hindi naman masyadong Filipino-ish yung dating, may nareceive pa rin po kayo. Hindi nyo po ba naisip yun? Yung iba nga wala pong nareceive. Ako nga po, hindi na po ako nag-expect. Pero, well, bash me all you want because I'm posting this. Pero, this is my vlog. I wanted to tell you guys what I'm trying to
to relay to you. Again, I'm not pro or anti. Visit din po ako sa government natin, pero binigyan ako ng food eh. I should be very thankful to the government who gave me this. So, that's basically my vlog entry for today. So, yun po ang laman ng ating OWA Food Assistance Box ngayon. Kasi yung mga previous na nakita ko, may mga tsa-tsa pa. Pero at least ngayon, it's very acceptable. It's very Filipino taste approach na yung nakuha nating food assistance. Nakuha natin ang ating bagong passport. So abangan nyo po ang ating big announcement na mangyayari sa ating mga succeeding videos. At para po malaman nyo kung anong aking big announcement, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At syempre, piliin nyo na po ang all notification bell para updated kayo sa ating mga succeeding videos. And of course, kung nagustuhan nyo po ang ating video for today, click the like button. At syempre, mag-share din po kayo sa ating comment section ng inyong mga feedback regarding my OFW food assistance experience. And if you dislike this video, okay lang din po. I appreciate all your reactions on this vlog entry. At syempre, iwan ko po sa aking description box ang mga gadgets na ginagamit ko when I create my vlog entries para naman makapagsimula na rin kayo ng inyong vlogging journey. So, ang aking tips sa mga nagsastart pa lang dito sa YouTube, sipag at syaga, samahan ng kapal ng muka. This is Africa from the Philippines. Always remember, positivity always wins. Bye!